Kailangan mga chong, yung video mo ay para lang talaga sa mga audience mo. Yung tipong lahat ng ilalabas mong video ay tuwan-tuwa yung mga audience mo. Lalong-lalo na mga chong ay yung shareable siya. Ibig sabihin mga chong, yung ka-share-share naman, yung kapag ka tipong napanood mo yung videos na yun ay, bah, teka, i-share-share ko. Walang dyan mga chong, kung ang ilalabas mo ay video yung walang katuturan, paano naman panonoodin ng tao yun? Kailangan natin ng 666 days. Bago ako magkaroon ng cellphone. 2 taon, mga chong. ganoon talaga. Finally, malapit ka na rin ma-monetize at syempre, excited ka na. Na sobrang mong excited, nag-search ka sa YouTube kung magkano ang kikitain ng 1,000 subscriber sa isang YouTube channel. Or kung hindi man at hindi ako nagkakamali, nagsisimula ka pa lang ng YouTube channel mo. At syempre, hindi ka na magsisimula ng YouTube channel mo kung hindi ka na-inspire sa mga malalaking YouTubers na kumikita ng limpak-limpak na salapi. Dollars mga chong! Dollars! Bago ang lahat mga chong, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel na to, subscribe na kayo! Madali-madali lang, pindutin yung subscribe button at lahat ng videos na ilalabas ko ay mapapanood nyo. So, sa video na ito mga chong, naiba yung video natin. Walang welding, walang grinder, walang bakal. Kundi ang makikita nyo lang mga chong ay yung mukha ko at yung panenermon ko. Pero mga chong, di ako galit ha, ganun lang talaga ako mga chong kasi Batanggenyo ako. At kung may kakilala kayong taga Batangas mga chong, malalaman nyo na talagang parang galit sila laging magsalita. Tutok lang kayo sa video na ito mga chong at ibubulgar ko sa inyo mga chong kung magkano ang kinita ko sa isang araw na merong 1,000 subscribers sa isang YouTube channel. Anyways mga chong, balik tayo sa usapan. Syempre mga chong, bago ka ma-monetize, kailangan mo muna ng YouTube account. At sa YouTube account na yun mga chong, kailangan nyo ng 1,000 subscribers saka 4,000 watch hours or sa tutuusin, 240,000 minutes. At lahat ng yon mga chong, kailangan 12 buwan nyo lang bubunuin yon. Isang taon mga chong na binigay sa inyo na palugit ng YouTube mga chong. Teka, parang nakakapanlungo yon mga chong. Sasabihin ko sa inyo mga chong na kapag ka na-hit mo yung 100 subscribers, mag-notify sa inyo si YouTube. Pag nangyari yon, tuwan-tuwa na naman kayo. At pagkatapos noon mga chong, 500 subscribers naman, mag-notify ulit si YouTube sa inyo. Sasabihin ni YouTube sa inyo, uy, may 500 subscribers ka na, kaya na itong punuin yung isang kraplano. Ganun talaga mga chong yung sinabi ni YouTube. Tapos syempre, finally, 1,000 subscribers. Sa 1,000 subscribers ko, mga chong, na-hit ko siya ng around 4 to 5 months. Pinakamalaking ganap ay nung quarantine, mga chong. Ay syempre, walang ginagawa yung mga tao. Ang panonorin ay yung mga katulad kong nagsisimula pa lang mag-YouTube. Walang ginagawa yung mga tao kundi magpipindot. Kaya ayun, lumago ako. Yun, mga chong, ay nung March hanggang ngayon, na-quarantine pa rin. So, meron ka na nga 1,000 subscribers, mga chong. Palimitan sa mga ganun, mga chong, una yung 1,000 subscribers. Tapos, nahuhuli, mga chong, yung watch hours nyo, yung 240,000 minutes. Nangyayari mga chong, na unang ma-check yung 1,000 subscribers. Pero huwag ka susuko mga chong, makukuha mo rin yan. Isang tip ito mga chong, na nalaman din ni chong sa YouTube. Kung gusto mong lumago sa YouTube mga chong, kailangan mga chong, yung video mo ay para lang talaga sa mga audience mo. Yung tipong lahat ng ilalabas mong video ay tuwan-tuwa yung mga audience mo. Lalong-lalo na mga chong, ay yung shareable siya. Ibig sabihin mga chong, yung ka-share-share naman, yung kapag ka tipong napanood mo yung videos na yun ay, bah, teka, i-share share ko. Walang dyan mga chong, kung ang ilalabas mo ay video yung walang katuturan, paano naman panonoodin ng tao yun? Kung mga chong, nagsisimula yung pag-abandon ng viewers sa isang video. Pag nalaan YouTube algorithm mga chong na yung isang video ay ina-abandon agad ng viewers, dun magsisimula mga chong na hindi i-recommend ni YouTube yung videos mo. Gets mo? So, gawin mo mga chong, yung tip na yon makakatulong yun sa'yo. Di naman ganun katagal bago ka ma-monetize mga chong. Ang kailangan mo lang regularly ka mag-upload, may schedule mga chong. Kung halimbawa, everyday yung schedule na napili mo. Kung everyday mga chong, kailangan mo meron kang editor mga chong. Siyempre, kung lalo na katulad natin, nakakatamad yun mga chong. So, yung everyday mga chong, medyo alisin nyo muna siya. Dahil yung everyday na pag-upload mga chong, para lang yun sa mga may editor kagaya ng mga malalaking YouTubers. Pero sa mga nagsisimula pa lang mga chong, kagaya natin, at around the 3 to 4 days mga chong, doon kayo mag-upload. Or, pasimplihin natin mga chong, once a week. Pwede na siguro yun, ano? Lalo na sa tamad talagang mga tao. Pwede na yun. Para yung algorithm ni YouTube, mga chong, manotice kayo na, aba, teka, nag-upload to lagi-lagi. Siyempre, mga chong, makikita yun lagi ni audience nyo sa browse features nyo. Kaya kiklik yun, mga chong, ng audience nyo. Siyempre, mga chong, ang audience yung priority natin dito. Ngayon, sige, pagpalagay na ganun talaga yung sitwasyon, mga chong. Ganun kahirap mag-monetize.
pero sineshare pa rin kung magkano talaga yung kikitain sa YouTube. So, ito mga chong talaga yung tunay na kikitain nyo sa YouTube mga chong a day after ma-monetize kayo. So, ito mga chong yung isang araw nakita ko nung ako'y na-monetize. Ayan mga chong. Suklian nyo pa ako ng 5 piso mga chong. 15 pesos lang isang araw ko mga chong. Tama ka mga chong, 15 pesos yung unang araw ko. Eh mga chong, bahala ko pa naman bumili ng cellphone. So ang cellphone nagkakahalaga ng 10,000. Tapos divided by 15 pesos. So kailangan natin ng 666 days bago ako magkaroon ng cellphone. 2 taon mga chong. Eh, ganun talaga. Depende pa rin yun sa mga lumalabas na ads sa mga viewers mo. Pagaya na lang nung kabilang araw, naka 44 pesos din naman ako. Pinakamataas na yun, 44 pesos isang araw ko. Iba-iba talaga mga chong yung kitaan kasi iba-iba rin yung ads na pumapasok sa mga videos mo at napapanood ng mga viewers mo. At mga chong, kung tatanungin nyo yung average views ko everyday mga chong, 1,500 lang mga chong. At kung susumahin mga chong at kung ikukumpute ng maigi ay pumapatak na 1,500 views a day tapos yung revenue ko na nagkakalaga ng tut. So mga chong, ang 1,500 views ay kikita ng 6.8 pesos lang. Gigets nyo mga chong? Pero mga chong, kung meron kang mga 1,000 subscribers pero yung mga views mo araw-araw ay matataas, syempre mas malaki yung kikitain nyo. Hindi naman nasa subscribers mga chong, nasa audience talaga kung ilang audience yung nakakapanood ng videos mo. Pero ganun pa man mga chong, malaki-laki na rin yun. Syempre, aangat na aangat yan habang lumalaki yung YouTube channel nyo. At tama kayo mga chong, papatak ng milyon-milyong piso mga chong ang kinikita ng malalaking YouTubers. Kaya mga chong, magsimula na kayong mag-YouTube, magsimula na kayong paramihin yung views nyo mga chong. At lalo na syempre mga chong, makakatulong din yung pagdami ng subscribers nyo. So ayun mga chong, doon natin tinatapos yung sermonan at yung kwentuhan na ito. Kung natuto kayo mga chong, huwag nyo makakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Salamat! At kung bago lang kayo sa channel na to, mga chong, napakaraming ginagawa ni chong. Mag-umpisa tayo mga chong sa pag-welding, stocks, aquaponics, vehicle reviews, napakaraming mga chong. Kaya sa pinakadulo ng video mga chong, nandun yung mga videos ko. I-click nyo na lang para makita nyo. Salamat!